Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kinabukasan pagpasok ni Evan, nakasabay pa niya si Megan sa elevator habang siya ay may hawak na bugkos na bulaklak para kay Almira. Are those for me? Nakangiti nitong tanong. They are for Almira. Halos hindi niya masabi ang pangalan ng sekretarya. Nakita niyang namula ang pisngi nito na agad namang bumawi ng composure. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi. Too early for infidelity, ha? Huh? Wala pa tayong isang linggo'y nangangaliwa ka na. Wika ni Megan. I told you, wala pang isang linggo ibibreak mo na ako. Sagot ni Evan. Well, see my love. Wika nito na tila baliwala dito kahit palantaran siyang manligaw sa iba. Paglabas nila ng elevator ay nauna siyang naglakad para agad puntahan si Almira at ibigay ang bulaklak. Ngumiti lang naman ito at nagpasalamat. Pagkatapos ng mga bilin niya ng mga gagawin nito ay sinabi niyang nasa meeting siya at huwag mo nang abalahin sa mga tawag sa telepono. Kailangan niya nang may presento sa daddy niya sa Tagaytay Project. Si Megan ay tuloy-tuloy naman sa opisina niya at doon na lang naghintay. Hindi mo man lang papapasukin ang sekretarya mo para mag-take down ng notes? Tanong sa kanya nito. No, I can manage. Where's your floor plan? Tanong ni Evan. Inilagdad nito ang dala at umikot ito sa tabi niya dahilan para masamyo niyang muli ang pabango nito. Umatras siya ng bahagya ngunit yumuko pang lalo si Megan nang ilatag sa mesa ang blueprint. Habang nagpapaliwanag ito ay sadya pa nito idinidikit ang katawan sa kanya. His blood started to boil again and his throat is getting dry. Napapalunok siya sa bawat pagdidikit ng kanilang braso. She was definitely seducing him. I don't like it. Too expensive for an expansion project. Tila pagalit niyang wika at tumayo mula sa executive chair para lumayo kay Megan. Don't worry, lover boy. I have a backup plan. Kumindat ito sa kanya at kinuha ang isa pang blueprint at inilatag din sa mesa. Nagpasya siyang tumayo na lamang sa harap nito para umiwas pero nakahanap pa rin ito ng paraan para ahitin siya. Sa bawat pagyuko nito ay sumisilip naman ang bahagi ng dibdib nito na lalong nagpainit sa pakiramdam niya. He looked away. Yan na bang pinagmamalaki mo? Wika niya nang matapos itong magpresenta. I don't like it either. Nakita niya ang inis sa mukha ni Megan. Well, I only give 2 chances, Mr. Loverboy. Kung hindi ka rin nasiyahan, baka sa daddy o sa lolo mo na lang ako magpresenta. It seems that you don't want a complex wine. Ang gusto mo ay yung simple lang. Wika ni Megan. Natahimik si Evan sa sinabi nito na tilang tinutukoy ay ito mismo at si Almira. Pero ang mas nababahala siya ang sinabi nitong sa daddy o sa lolo ito magdediretso pag hindi siya pumili sa dalawa. Fine, the first one is better. Wika niya bandang huli. Kanina pa naman niya yung nagustuhan pero gusto lang niya itong inisin. She certainly knows how to win a client. Tumunog ang telepono at nag-excuse ito para sagutin yon. Sa pakipag-usap nito ay tila pumayag ito sa anyaya na kung sino man ang kausap sa isang lunch date. Napakunot pa ang noo niya nang humalakak pa ito habang nakikipag-usap sa telepono. Totoong magaling ka. I am actually impressed. Pag-amin ni Evan dito nang matapos itong makipag-usap sa telepono. But you're wrong in handling your clients. You're giving them an impression that you're easy to bed with kaya napapapayag mo sila imbis na ma-appreciate nila ang kagalingan mo. Nakita ni Evan ang pamumula nito. I don't need your opinion, Mr. Albano. Sagot ni Megan na biglang pumormal. As your boyfriend, I will tell you what you need to hear. Wika ni Evan. A boyfriend who gives flowers to another instead of his girlfriend. Inrolyo ni Megan ang hindi niya inaproba ang blueprint at inayos ang gamit. Tila naman na konsensya si Evan sa nakikita nitong anyo ng dalaga kaya't lumapit siya dito. I'm sorry, but I tend to pursue her. Do you kiss her like the way you kiss me? Putol ni Megan sa sasabihin niya. Hindi siya nakasagot dahil ang pumasok sa isip niya ang anyo ni Almira nang halikan niya ito kagabi.
pero kailangan niyang panindigan na isang linggo lang ang relasyon nilang iyon. You don't, Evan, dahil kung tumugon siya sa halik mo'y malandi siyang babae. Wika ni Megan. Umahon ang inis sa dibdib niya sa sinabi ni Megan. Huwag mong ikukumpara si Almira sa'yo, Megan. She's a fine woman. Unlike you who flirts with everyone and God knows how many men you have bedded with. Wika ni Evan. Isang sampal ang pinakawalan nito sa pisngi niya at nagulat din siya sa mga binitawan niyang salita sa dalaga. But she was wrong about Almira. I saw she was about to kiss by your cousin last week, Evan. Napigil lang nang bigla akong pumasok sa opisina ni JC. Pero tama ka. Hindi ko dapat ikukumpara ang sarili ko sa kanya. Because I will never kiss a man and accept flowers from another. Siguro nga ibang pamantayan mo ng fine woman. Binigyang diin nito ang huling sinabi bago tuloy-tuloy na umalis ng opisina niya. Ilang minutong na nakaalis si Megan ay nakatayo pa rin sa harap ng mesa. Naalala niya ang lungkot sa mukha ni Almira kahapon nang mabanggit ang pangalan ng kapatid sa ama. Marahil ay nagkakagusto nga ito kay JC at tama lang na inilipat niya ito kagad para mabaling pa sa kanya ang pagtingin nito. Si Megan ay nangangalaiti sa inis sa mga sinabi ni Evan. Tumuloy sa opisina ng ama nito para umatras na sa usapan nilang paiibigan niya si Evan. Hi Uncle, can I talk to you for a minute? Wika ni Megan. Sure, kahit isang oras pa yan, nahangiti nitong wika. How are you? I'm fine, ipinasa ko na kay Evan ang floor plan Uncle, sagot ni Megan. Wow, ang bilis ha, kumusta naman kayong dalawa? Tanong nito. Nagdesisyon akong matras sa pinag-usapan natin Uncle. He's pursuing Almira and he even bought her flowers this morning. May kirot sa puso niya nang sinabi yon. I never thought of that. Ngayong araw na ang simula ng pagtatrabaho niya kay Evan. Pero kung ang gusto ko para sa anak ko, Megan, I will do something about this Almira girl. Huwag ka munang sumuko. Wika ng ama ni Evan. But, gusto ko na mag-asawa si Evan, Megan. Pagpuputol nito. Can you imagine him marrying someone else? Tanong nito sa kanya. Napaisip naman sa sinabi ng ama nito. All her life, she dreamed of becoming Evan's girlfriend. At kung sa Almira lang na iyon ito mauwi ay hindi rin siya papayag. Napabuntong hininga siya. Go to Tagaytay tomorrow and look for Banji. Siya ang manager sa Alban Hotel. You and Evan should visit the site. Wika dito at ngumiti na tila may planong nasa isip. Kapag nalaman ni Evan na kasama ko, iiwas lang yun, Uncle. Ginagawa niyang lahat ng paraan para iwasan ako. Naalala niyang ginamang pagsampal kanina na pareho nilang ikinagulat. Alam niya pagkatapos nun ay hindi na siya kakausapin pa ng binata. Huwag ka mag-alala dahil kasama ako bukas. Bring extra clothes dahil dalawang araw tayo doon. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Maya-maya nagpaalam na rin siya dito dahil may sumunod pa siyang appointment. Paglabas na inakita niyang kausap ni JC sa Almira sa dulo ng pasilyo sa My Fire Exit. Obviously, may namamagitan sa kanilang dalawa lingid sa kalaman ni Evan. Nang makita siya ng dalawa ay agad itong naghiwalay. Napailing na lamang si Megan. Pagkalabas sa compound ng mga Albano ay tumuloy naman siya sa lunch date kay Mr. Reyes. Isa itong mayamang negosyante na lantaran kung magpakita ng interes sa kanya kaya't kapag nakikipagkita sa ito'y tanghali lang at sa lugar na maraming tao. Evan would think the worst about her pero kilala niya ang sarili niya. Kinabukasan ay maaga siyang nagpunta sa Tagaytay gamit ang sariling sasakyan. Wala silang pinag-usapang oras ni Uncle Ezekiel at kahit si Evan ay hindi niya kinausap tungkol dito. Alas 9 nang dumating siya sa hotel at hinanap kaagad si Banji. Ibinigay naman nito ang susi na magiging silid niya at pagkatapos ilagay ang gamit ay pinuntahan niya ng site na ginawa niya ng plano. Mabuti nang pagdating nila Evan ay may discuss niya ang ilang mga bagay. Maaari naman sigurong umuwi kahit mamayang gabi at hindi na kailangan pa ng dalawang araw. Alauna na ay wala pa ni Anino ni Evan o ni Uncle Ezekiel niya. Dahil sa puyat ng mga nagdaang gabi ay nagpasya siyang umidlip muna habang wala pang dalawa. Si Evan naman ay agad umakyat sa silid na laging ginagamit kapag nasa Tagaytay siya. Dalawa ang suit na hotel na iyon na hindi pinapagamit sa mga guests. Ang isa ay ang tutuluyan ng Daddy Ezekiel at Mami Hana niya ngayon kasama ang kapatid na si Renzo. Kung bakit kailangan sumama ng mga magulang niya sa pagbisita sa site ay hindi niya alam. Nabanggit na nga na kahit si Megan ay pinapunta rin niya rito. Pagbukas niya ng silid ay agad nila pag ang gamit sa sofa. Kumunot ang noon niya na makitang may isa pang bag na ron at nang makita si Megan na masarap ang tulog ay napamura sa sarili.
Nakalantad ang hita nito sa maiksing shorts at nakalilis rin ang tank top nito dahilan para lumantad din ang bewang ng dalaga. Ang buhok nito ay nakatabing sa mukha nito, a natural dark brown hair. Ngayon lang niya napagmasdan ang hustong dalaga dahil mula na magpahayag ito ng pagkagusto sa kanya ay lagi niyang iniiwas ang mata para hindi ito pansinin. Pero ngayon nasa harap niya ito sa ganitong ayos ay mahirap yata ang hindi niya ito mapansin. Tumuloy siya sa banyo para mawala ang pag-iinit ng katawan na mula pa kahapon nang ipresenta nito ang floor plan. Halos 15 minutos ang nagtagal doon dahil nauwi sa pagligo ang dapat sana'y paghilamos lang. Kung bakit ito dito pinatuloy ni Vanjie ay hindi niya alam. Pero kailangan niyang humiwalay ng CD dito kung ayaw niyang tuluyang bumigay. Paglabas niya ay nagulat sa biglang pagsulpot nito sa harap niya na halos mawalan nito ng panimbang dahil tumama ito sa katawan niya. He was half naked and he instantly felt her hand in his chest that made him groan. He was holding her body and their faces almost touching each other. Hindi niya napigilan sarili na ganito. He intended to kiss her in a savage way to hurt her. Ngunit ang pagtubo nito ay lalong nagpakawala sa kanya na matinong kaisipan. Ang kamay niya ay nahawak ang bewang nito na pinaglandas hanggang sa umabot sa dibdib. Lalo siyang napamura na mapagtantong wala itong suot na bra. You little witch, gusto mo talagang ipain ang sarili mo. Anas ni Evan rito na pilit namang pumipiglas ng masaktan sa ginawa niyang pagmasahe sa dibdib nito sa marahas na paraan. I will give you what you want, wika niya na muling siniin lang halik si Megan. Binuhot niya ang dalaga at nilapag muli sa kama pagkatapos ay tinanggal ang tuwalyang nakasabit sa bewang. Tila naalarma naman si Megan at mabilis tumayo, pero mabilis din niyang nakabig ito sa bewang. Let me go, Evan. Bakit ka nasa silid ko? Tanong Megan. Wrong questions, Megan. Because this is my room. Bulong niya rito habang pilit pa rin kumakawala si Megan. At dahil nakatalikod dito sa kanya ay malaya niya nang mamasahi ang dibdib nito habang hinahalikan niya ito sa batok at tenga. Ganito mo ba tinataratong mga kliyente mo? You're good in handling your business dahil kahit ako'y madadala mo, wika ni Evan. Naramdaman niya ang buong lakas itong kumawala sa kanya pero mas hinigit niya ang yakap sa bewang at muling pinaglandas ang isang kamay. Mabilis niyang natanggal ang zipper ng shorts nito at naipasok ang kamay doon. She was wiggling, trying to remove his hand but he already felt her dampness. He stroked his fingers and he felt her knees become weak. Lumuwag din ang pagkakayakap niya sa bewang nito at lumapat muli ang isa niyang kamay sa dibdib nito. She turned around to meet his kisses and her hands wrap around his neck giving him full access to her body. Tuluyan na nitong nilaglag ang shorts sa sahig. Inilakad niya ito palapit sa dingding ng silid at patuloy na hinahalikan pababa ng liig nito. Ngunit bago pa man niya maitas ang damit ito, bumukas ang pinto ng silid at narinig niya ang malakas na pagmumura ng ama at muling pagsara ng pinto. Tila pareho naman silang binuhusan ng malamig na tubig. Si Megan ay agad isinuot ang shorts at nagtuloy ng banyo. Napahilamos si Evan sa muka sa kahihiyan at galit sa sarili. He was set up. Alam niyang sinadya ng mga ito na ipagamit sa kanilang iisang silid. Ngayon natitiyak niyang kasabwat na nito ang ama para mapaikot siya sa mga palad dito. At kasalanan niya dahil mabilis siyang natatangay sa mga panunokso ni Megan. Nakita niyang lumabas si Megan mula sa banyo at kumuha ng damit na may susuot. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito habang ang dalaga ay umiiwas na magtama ang kanilang paningin. I like your style. Alam na alam mo talaga ang kahinaan ko. Sarkastikong wika ni Evan habang nakasandal sa dingding. He was still half naked and he never bothered to cover his body with a towel na kahit nakabrief pa siya ay lantad pa rin ang pang-ibaba niya. Hindi ko alam na silid mo to, maikling sagot ni Megan. Did you plan all this? Tanong ni Evan. Ang pagsamantalahan mo ako? I don't need to be rubbish, Evan, wika ni Megan. Liar. Sinadya mong banggay na ako sa pinto ng banyo dahil alam mong madali mo akong maaakit, wika ni Evan. I can't believe you're blaming me for losing your self-control, wika ni Megan. Lalaki ako, Megan. And you were obviously flirting with me since yesterday, hiyaw ni Evan. Nakita niya ang pagbabago ng anyo nito mula sa pagkinis ay naging mahinahon. This girl can easily gain her composure in split seconds habang siya ay hindi pa rin nakakabawi sa pagkapahiya. Kahit ang pag-iinit ng katawan ay pilit pa rin niyang pinaglalabanan.
Isipin mo lahat ng gusto mong isipin. Ibato mo na lahat sa akin ng sisi. Pero simulan mo rin isipin kung anong idadahilan mo sa ama mo. Wika ni Megan na tumawag sa bintana ng hotel. Madali lang gumawa ng dahilan, Megan. Kahit sinong lalaki ay ganun ang reaksyon kapag may babaeng madadatnan sa sariling silid. Ikaw, ano ang dadahilan mo? Paghahamon niya. Ngumiti naman ito at tumitig sa kanya. You are my boyfriend, Evan. Normal lang sa magkasinta ng ginawa natin. Tinungo nito ang gamit at inilagay sa shoulder bag ang suklay at makeup nito na nasa bedside table. Bago tuloy ang lumabas ng pinto ay nagsalita itong muli. I want to correct your statement a while ago, my love, na kahit sinong lalaki ay ganun ang magiging reaksyon. If JC happened to be in your place, would he ravish me? I don't think so. Wika ni Megan bago tuloy ang lumabas ng silid. Damn. Mura ni Evan sa sarili at nagsimulang magbihis. Ang sabi ng ama ay 2 araw silang mamamalagi rito para matapos ang lahat ng inspection kailangan gawin. Hindi niya alam kung paano haharap sa ama pagkatapos nung makita kung paano niya halos hangkinin si Megan. If he was being set up, agad nagtagumpay ang mga ito sa halos mahigit 1 oras pa lamang. At kung hindi ito sumulpot ay malamang na tuluyan niyang naangkin ang dalaga. She was responding to everything that he did. Kahit nang hawakan niya ang masilang bahagi ng katawan nito'y narinig niya ang mahina nitong pag-ungol. He was lost in arousal consumed him. Kahit ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang pangangailangan. But he has to think properly. Again, he would not accept defeat over Megan. Pagbaba niya sa site at naroon ng mga magulang sa site kasama si Megan. Nagsisimula ng mga ito na i-discuss ang mga gagawin. Tahimik lamang siya nakikinig at sumasagot lang kapag tinatanong ng ama. He kept his safe distance from her. Pagkatapos nilang pag-usapan ng pagsisimula ng construction ay tumalikod na siya. Agad naman siyang tinawag ni Ezekiel kaya napilitan siyang lumingon. Do you still want to stay overnight? Tanong nito. No, mabilis niyang sagot. Hindi na nila kailangan pang magkasama ni Megan kahit pa lumipat siya ng ibang silid. Good. Kailangan na natin bumalik sa Maynila para pag-usapan ng tungkol sa inyo ni Megan. Agad umahon ng kaba sa dibdib ni Evan at nagkunwaring walang alam sa sinasabi nito. Anong pag-uusapan tungkol sa amin? Tanong niya. You should marry her, Evan. Sagot ng kanyang ama. What? Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Si Megan ay bahagyaring nagulat pero agad ding nakabawi. I am not marrying her, Dad. Wika ni Evan na nag-iwan ng matalim na tingin kay Megan bago tuloy-tuloy na lumahad palayo sa mga to. Si Megan ay nagulat din sa desisyon ng Uncle Ezekiel niya at hindi rin nakaimik. Hindi rin nakaligtas ang matalim na tinging ipinukol si ni Evan bago ito tumalikod at lumayo sa kanila. Nang papuntahin siya rito ng ama ng binata ay malayo sa hinagap niya na ganito ang plano nito. Vanji gave me the key to Evan's room. Did you do it on purpose? Tanong niya rito habang nanatili silang nakatayo. Si Auntie Hannah niya ay nakamasid lamang din sa kanilang lahat. Yes, at sa nakita ko kanina ay may namamagitan na sa inyo. Sagot ng kanyang uncle. Walang naisagot si Megan dahil kapag naalala niya ang datna nito kanina ay gusto niyang lumubog sa kahihiyan. Sa gusto niyong mangyari ay tila pipikutin ko ang anak niyo. Hindi umaabot sa ganun ang pinangarap ko. I want him to fall in love with me, not to force him into marrying me. Sagot ni Megan. He might have fallen in love with you, Megan. Baka natatakpan lang yun ng pagiging arugante ng anak ko. Nevertheless, I want you to get married. Kakausapin namin ang magulang mo para mapag-usapan ng kasal. Napasuklay si Megan sa buhok at kalituhan ng lumukob sa kanya. Hindi niya rin alam kung handa na siyang magpakasal at hindi rin niya alam kung anong sasabihin sa mga magulang. Umakyat sa silid para kunin ang gamit at nadatnan si Evan na paalis na rin dala ang gamit ito. Congratulations, Megan. Hindi ko alam na ganito kakatuso. Maaring nakalamang ka ngayon. But I will not make this easy for you. Wika ni Evan. Maniwala ka man o hindi ay hindi ko kagustuhan to, Evan. If you don't wish on marrying me, walang problema. Walang nangyari sa atin at wala kang dapat panagutan. Hindi ito sumagol at tuloy-tuloy na lumabas. Napaupo si Megan sa gilid ng kama at muling pinagtagnitang niya ang mga nangyari. Nang walang maisip na solusyon sa kinasasangkutan niyang suliranin, ay nagpasya siyang umalis na rin sa lugar na yon. Tumuloy siya sa opisina para mawala sa isip ang mga nangyari sa Tagaytay. Maraming project ngayon ng kumpanya at magandang distraction ng trabaho para hindi niya makapag-isip.
Alas 7 na ng gabi ay nasa opisina pa rin siya. Hindi yata magandang resulta ng pagpunta mo sa Tagaytay, wika ni Bradley na sinamaan pa siya roon hanggang gabi. Ang daddy niya ay kanina po umalis dahil may kamiting ito sa labas. Napabuntong hininga siya at saglit na tumitig sa kaharap at pinag-iisipan muna kung dapat niyang sabihin dito. She needed a friend right now. Kung sa ina niya yun sasabihin ay kagagalitan lang siya nito. Evan and I almost lost our sanity, Brad, at hindi ko inaasahang madadatnan kami ni Uncle Ezekiel sa ganong ayos. Now, he wanted us to get married, wika ni Megan. Nagulat ito sa pinagtapat niya pero dagli ring nagbago ang anyo. Alam ko naman kung gaano mo kagusto ang lalaking yun mula pa noon. Sumang-ayon ba si Evan na pakasalan ka? Tanong ni Bradley. No. Kung nakakamatay lamang matalim niyang tingin sa akin ay hindi na ako aabot dito ng buhay. Nagpakawala siya ng mapait na tawa. Hindi ko alam kung anong ikinakayaw ni Evan sa'yo. You have all the qualities a man could ever wish for. Alam ko kung anong gusto niyang babae, Brad. My exact opposite. Mahabang palda, makapal na salamin, mainhin at mababa kung magsalita. Sa lahat ng sinabi niyang iyon ay si Almira ang pumasok sa isip na. Narinig niyang malakas na pagtawa ni Bradley. Para sa isang lalaking halos araw-araw nasa klam ng uncle mo, hindi ko mapaniwala ng sinasabi mo, Megs. I beg to disagree. Alam mo kung ano ang conclusion ko sa lalaking yon? He doesn't want to be manipulated. He is too arrogant to accept that a woman like you could defeat him. It's not that he doesn't want you. Pero nag-i-enjoy siya sa parsensya mo na hinahabol-habol mo siya. Wika ni Bradley. Napakagaling na analyzation, Mr. Bradley Montalbo. Pero paano kung sasabihin ko sa iyong, ang mga katangiang sinabi ko kanina ay nahanap niya na. He's already courting his old-fashioned and decent secretary, wika ni Megan. Then, accept my proposal. Matagal na akong naliligaw, Megan. Hindi ba't oras na para kalimutan mo ang anumang pagtingin meron ka sa Eva na yan, wika nito. I can't, Brad. Ngayon pa ba ako susuko? Wika ni Megan. Napailing si Bradley sa pag-uusap nila. Kanina'y malinaw sa kanyang hindi siya magpapaksal kung labag rin lang sa kalooban ni Evan. Pero kung ngayon siya atras ay lalo lang siyang matatalo sa laban. Evan will do everything to avoid her and she can't imagine him being with Almira. Bahala na si Batman. Wika niya na tumayo na at inayos ang gamit. I'll send you wedding invitation. Tila may kumpiyansa sa sarili niyang wika kay Bradley. Pagdating niya sa bahay, laking gulat niya dahil naroon si Evan kasamang mga magulang nito. Fears consume here as he looked into her father's eyes. Ang ina na may hindi mo kakikita ng pagkadismaya na tila inaasahan na nito ang mga nangyayari. Sa napakatagal na panahong hinabol-habol niya si Evan, ay naroon si Marga na nasaksihan niyon. Hello sweetheart, nakingising wika ni Evan at sinalubong siya ng mainit na halik sa harap ng mga magulang. Siya ang nahiya sa ginawa nito. We are here to talk about the wedding. Come and join us. Hinila nito ang kamay niya at umupo silang magkatabi. Umakbay ito sa kanya at naramdaman niyang madiinit ang pagpisil sa balikat niya. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Kailangan nilang magpanggap. I didn't realize that something was going on between you two, panimula ng ama. At ikaw pa ang mas agresibo. Mabuti na lang at may paninindigan itong si Evan para panagutan ka, wika ng ama. Nanlaki ang mga mata ni Megan sa sinabi ng ama na hindi niya alam kung saan ito nakuha ang ganong kaisipan. Tila naman nabasa ni Evan ang kalituhan sa mukha niya dahil ito ang sumunod na nagsalita. I don't mind my girlfriend doing the first move, uncle. Kung hindi niya ako pinuntahan sa Tagaytay ay hindi ko pa maiisip na mag-asawa. Nakangisipan itong wika. Napagtanto ni Megan na pinalabas itong sumunod siya kay Evan sa Tagaytay para akitin. Kailan niyo gusto gidaos ang kasal? Tanong ng kanyang ama. Sa lalong madaling panahon, Alfred, si Ezekiel ang sumagot. 4 months from now is Evan's 30th birthday. Bala ko nang i-anunsyo ang pagiging CEO niya oras na makakasal sila ni Megan. Very good then, Marga will help them about wedding preparation, sagot ng ama ni Megan. We want a simple celebration, uncle. Kung pwede ay sa hardin ng mansyon gaganapin katulad mga okasyong ginaganap sa amin. What do you think, sweetheart? Tanong ni Evan. Sure, maikling pagsang-ayon niya. Alam niyang hindi gusto ni Evan na i-anon siya ang kasal nila dahil labag ito sa kalooban ng binata. Makalipas ang halos 2 oras sa pag-uusap ng mga magulang nila ay nagpaalam ng mga ito. Nagulat pa siya nang sumunod sa kanya si Evan paakyat
at hinapit ang bewang niya papasok ng silid. Agad din naman itong bumito pagkasara nito ng pintuan. "Let me make it clear to you, Megan. Ikasal man tayo, wala tayong pakialamanan. Alam mo kung sino ang gusto kong pakasalan. Pero dahil ikaw ang ginawang kondisyon ni Daddy para ilipat sa akin ng pamamahala ng Alban Hotels ay wala akong magagawa." Tumaas ang kilay ni Megan sa sinabi nito at agad naglabas ng nakakauyom na tawa. "You should know me better than that, Evan. What is mine alone. I don't share it with someone else. Hindi ko inaasahan ang pagpayag mo sa pagpapakasal sa akin. Pero kung sa tingin mo ay kaya mong gumawa ng mga kondisyon, ay nagkakamali ka." Mabilis ay hinawakan ni Evan ang siko niya sa maras na paraan at halos bumuo ng daliri nito sa braso niya. Agad din naman itong bumitaw na makitang agad na mulang maputi niyang balat. "Kung init lang naman ang katawan ay kaya kong ibigay yun sa'yo. Napatunayan na natin ng ilang beses, my love." Nilambingan ni Megan ang pagkakasabi at tumalikod siya dito para magsimulang magbihis. "I don't love you," sagot ni Evan. "Then don't marry me. Simple lang naman yon, Evan. But once marry me, you remain to be faithful." Humarap siya rito habang patuloy na naghuhubad ng damit at isinot ang robang nasa rack. Nakita niya ang paglunok nito at ang pag-iwas ng tingin. "You'll regret this, Megan. I will make sure your life will be miserable." Pagbabanta nito sa kapagalit na lumabas ng silid niya. Tila naman siya pinanghinaan ng tuhod na makalabas si Evan. This is not her idea of engagement and wedding. Niwala man lang siyang engagement ring. Kahit ang pagpahayag ng pag-ibig ng binatang pakakasalan ay wala. Hindi niya maiwasang maiyak. She is Megan Dylan Marquez, an engineer and a billionaire. Pero kung tatuhin siya ni Evan ay tila siya masamang babae. She wondered if it is worth loving him. Pero sa huli ay pinili pa rin niyang sumugal. Every time I pass your door, I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart, and I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.